ang mabuting balita para sa araw na ito. Magandang-magandang araw ng Biyernes, mga kapanalig. Pasalamatan natin ang Diyos sa biyaya ng buhay at kalakasan at sa mga pagpapalang inilan niya sa atin sa araw na ito. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Kung tatanungin ka kung masaya ka sa estado ng buhay mo ngayon, bilang may asawa, bilang single o bilang pare o madre, ano ang itutugon mo? Bago natin ito sagutin, humugot muna tayo ng inspirasyon sa mabuting balita mula kay San Mateo, Kabanata 19, talata 3 hanggang 12. Lumapit kay Jesus ang ilang pariseo na hangad siyang subukan at tinanong nila siya, "Pinahihintulutan bang diborsyuhin ng lalaki ang kanyang asawa sa anumang dahilan? Hindi ba ninyo nabasa na sa simula'y ginawa sila ng may kapal na lalaki at babae? At sinabi rin itong iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at pipisan sa kanyang asawa at magiging iisang katawan ang dalawa. Kung gayo'y hindi na sila dalawa kundi iisang katawan na lamang. Kaya huwag papaghiwalayin ng tao ang pinagbuklod ng Diyos." "Kung gayon, bakit iniutos ni Moises na bigyan ang babae ng kasulatan ng diborsyo bago siya paalisin?" "Alam ni Moises na matigas ang inyong puso, kaya pinayagan kayong diborsyuhin ang inyong mga asawa. Ngunit hindi ganito sa simula. At sinasabi ko naman sa inyo, kung may magpaalis sa kanyang asawa, malibang dahil sa pagtataksil, at saka magpakasal sa iba, nakiapid na siya." Sinabi naman ng mga alagad, "Kung yan ang itinatadhana para sa lalaking may asawa, walang pakinabang sa pag-aasawa." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi matatanggap ng lahat ang salitang ito, kundi ng mga pinagkalooban lamang nito. May ilang ipinanganak na hindi nakapag-asawa. May iba namang ipinakapon ng tao. At may iba ring tumalikod sa pag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Tanggapin ito ng pwedeng tumanggap." Magandang araw po mga kapanalig. Ako po si Sister Edith Sevilla Leda ng Daughters of St. Paul. Tatlong bagay ang nais kong bigyan pansin sa mga pagbasa ngayon. Una, sa plano ng Diyos, ang lalaki at babae lamang ang tamang pag-isahin. Sa kasal, iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at siya at ng kanyang asawa ay magiging isa. Ikalawa, katapatan sa pagsasama ng mag-asawa. Dahil sino ba ang magpalayas ng kanyang asawa, liban sa pangangalo niya at pagkasal sa iba'y nagkakasala ng pakikiapid. Ikatlo, pangunawa at paggalang sa mga tao. Nasa simula sa sinapupunan ng ina, sadyang hindi na nakapag-asawa. At paggalang din sa mga tao, sinadyang hindi mag-asawa, alang-alang sa kaharian ng langit. Mga kapanalig, sa ating pananaw at pagtingin sa sitwasyon sa kasalukuyan sa ating kapaligiran, paano natin binibigyang halaga ang mga pangaral na ito ng Diyos? Manalangin tayo. Panginoon, sa kabila ng kalituhang dulot ng samot-saring pagpapahalaga sa lipunan tungkol sa usapin ng kasarian, mapanindigan ko nawa ang iyong orihinal na plano sa sangkatauhan na lalaki at babae lamang ang iyong nilalang, na iyong minarapat na magpakasal at bumuo ng pamilya sa iyong ngalan. Matuto nawa akong igalang ang iba pang kasarian na nagsilabasan sa kasalukuyan. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH at sa mga kababayan nating OFWs, sa mga may sakit at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming maraming salamat. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagiiwan sa inyo ng mga katagang sa hanay ng ating mga prioridad at pinagkakabalahan.
unahin natin lagi ang Diyos nang mapaspos tayo ng kanyang banal na spirito na isa buhay ang turo ng Ebanghelyo. Inyong napakinggan ang mabuting balita para sa araw na ito. Hatid sa inyo ng Pauline's Radio. Where is humanity heading? Toward what goal is it aiming? Humanity is like a great river flowing into eternity. Will it be saved? Will it be lost forever? Be a modern apostle and lead others towards heaven. The Daughters of St. Paul are missionary sisters serving the church through the media of social communications. For more information, write or call the Vocation Directress, Daughters of St. Paul, 2650 FB Harrison Street, 1300 Pasay City, with contact numbers 02551-7363 or 02831-1723 or text 0916-3676-605 with email address at vocfsp@paulines.ph. So the world may be one. We are the church and we are young. That's why we're there.